Hello mga kababayan. Sa lahat po ng mga OFW, hello po. God bless po sa inyong lahat, sa aking mga kababayan sa Pilipinas, mga friendship, pamilya at lahat-lahat. Sa buong mundo, hello po. Andito na naman po si Mama G para ituro sa inyo at ibigay ang kaunting kaalaman ni Mama G sa paggawa ng mga Arabic food. Gagawa po tayo ngayon ng Makgruba. So, papakita ko po sa inyo ang ating mga ingredients. Tara, let's! Ito na po ang ating mga ingredients. Nag-prepare po ako ng isang buong manok. Tinanggalan ko na po siya ng balat kasi hindi naman natin magagamit yung balat. At hindi rin sila kumakain ng balat. Tatanggalin po natin. Kinat ko lang po siya sa 4 na piraso. Malinis po ang aking kamay bago ko naghiwa-hiwa. So, meron po tayo ditong paminta, kalahating kutsara, turmeric kalahati, kalahating kutsara, kutsarita, ito, isa't kalahating kutsarita, meron po tayong dahon ng paminta, 2 lemon, cinnamon stick, 2 kutsarita ng asin, 1 chicken cube. Naghiwa na rin po ako ng sibuyas, pinadgad na luya, bawang, dill, at saka coriander leaves. Ito naman ang ating gulay, bell pepper, carrot, sili, syempre gusto nila ng maanghang, zucchini, at saka patatas. Syempre, meron po tayong tomato paste, at saka syempre, hindi mawawala sa kanila ang baharat. Ito po ang kanilang Arabic spices. So, tara, let's po. Mag-gisa-gisa na tayo sa ating makgruba. Ito na po. Magigisa na po si Mama G. Nagpainit na po tayo ng ating kaserola. At maglagay tayo ng mantika. Hindi po tayo masyadong sa mantika dito. Ayaw po nila. Kaya mga 2 kutsara lang po ng mantika ang ginamit ko. And lalagay muna natin siya. Ayan. Ayan po ang inuuna ko. Saglit lang. Ayan. Isusunod po natin ang sibuyas. Ayaw po nila ng sunog na bawang. So, inuuna ko sibuyas. Depende po yan sa amo. Ako kasi, sinusunod ko ang aking amo para masarap ang kain. Antayin lang po natin mag-brown ng kaunti ang ating sibuyas. Ayan. Maglagay tayo ng bawang. Dinudurog ko po ang bawang. Kasi pag nasunog ang bawang, ayaw nila. Medyo brown na po ang ating sibuyas. Lalagay po natin ang ating luya. At chicken.
lang. Ilalagay po natin ang ating ito lang po mamaya. Turmeric, paminta, asin, at saka chili powder. Para magkalasa na ang ating manok. Gisa-gisa inday. Maglalagay tayo ng 2 kutsara ng baharat. Halo-halo. After 5 minutes, lagyan natin siya ng tomato paste. Ayan. Lagyan na po natin siya ng tomato paste. Kapag medyo nagisa na po ang ating tomato paste, maglalagay na po tayo ng tubig. Palalambutin na lang po natin ang ating manok. Kailangan po nagisa ang ating tomato paste para hindi siya lasang maasim. Ayan. Parang salo na lang po ito. Lagay tayo ng tubig. Ayan na. Gagamit po tayo ng mga isa't kalahati kasi dadamihan ko ang luto ngayon dahil marami sila. Lagay muna po ako ng 2 tasa. Tinantya ko na sa 2 tasa. Pakukulaan muna natin ng kaunti. At ilalagay natin ang ating bell pepper. Ayan. Kumukulo na po siya. Ang ating sili para umanghang. Ayan. Ayan na po. Nagisa na natin.
maglalagay tayo ngayon ng ating gulay. Unahin lang po natin ang carrot. At saka itong zucchini. Okay lang po kahit wala ito. Kung ano pong gusto ninyong ilagay, pwede. Masarap po siya. Pwede po ito sa mga nagda-diet, sa mga may diabetes. Para lang lugaw. Mamaya na po itong patatas kasi mas madali siyang maluto. Malilit lang po kasi ang aking paghiwa. Sa pagluto po nito, kung wala kayong tomato paste, pwedeng tomato sauce. Kung wala pong tomato sauce, kamatis. Nagdagan lang natin ng kamatis sa tansya ng inyong panlasa. Minsan po hindi rin ako gumagamit. Pero dito kasi mas gusto nila ng may tomato paste or tomato sauce. Para lang siyang lugaw na may chicken at saka gulay. Masustansya po siya. Kaya, itry nyo na po. Hindi po kayo magsisisi sa kanyang lasa. So, habang gigisa natin, lagay na natin si chicken cube. Antayin lang natin lumambot ang manok. Tatanggalin po natin siya at ating hihimayin. Saka natin ilalagay ulit. Ito po ang ating main ingredients. Ayan! Ito po ang pampalapot natin. Ito yung paborito nila. Maglalagay po tayo ng mga dalawang tasa or dalawat kalahati. Depende po sa dami ng taong kakain kasi medyo marami sila ngayon. Siguro po tatlong tasa. So ayan, ilalagay na po natin ang buong tubig at magdadagdag pa po tayo ng mga kalahati kasi madami po yung ating oatmeal kaya dagdag ng tubig. So kumukulo na po siya, dagdagan pa natin siya ng kalahati ng ating thermos. Kung magkulang po, pwede po magdagdag tayo ng tubig ulit kasi malapot ang ating oatmeal. Madami po kasi ang gagawin natin. So, ito. Tansya-tansya. Isa. At halo-halo. Dalawa. Tatlo. Mamaya po, tatanggalin natin ang ating chicken. Halo-haloin po natin para hindi siya buo-buo. Ayan, hihinaan na po natin ang ating apoy. Ayan, mga kababayan. Ano na? Oh, malapot na siya. So, ilalagay na natin si patatas. Konting oras na lang po at matatapos na natin ito. Tatanggalin lang natin muna ang
manok. Nasa medium heat na po siya. Kasi para hindi maano ang sabaw niya. Hindi masyadong malapot. Yung tamang lugaw lang po ba? Ganon. So, tatanggalin natin ang kanyang manok. Hihimay-himayin po natin. Saka natin ibabalik. Hindi po kayo magsisisi pag ito ang inihanda ninyo. Masarap po talaga siya. Healthy. Okay. Where are you? Chicken! Ayan. Maghihimay lang po si Inday at babalikan natin. Pag nakahimay na tayo, babalik natin siya sa kanyang kinalalagyan. Ayan. So, wait lang po natin. Hihimay muna si Inday. So, mga kababayan, ito na po, nahimay na ni Mama G. Ilalagay na po ulit natin siya. Ibabalik natin. Tapos, ililipat po natin ang ating kaserola sa mahinang apoy para hindi po masusunog ang ilalim. Kasi mamaya pa isa-serve. Kailangan mainit ito bago natin iserve. So, lipat muna natin. Mahinang-mahina na lang po kasi medyo malakas pa yan. So, dito. Ayan. Habang niluluto natin ang kanyang mga gulay, malambot na. Lalagay na po natin ang coriander at saka dill. Kalahati muna po. Kasi ang kalahati, ipapaibabaw natin mamaya para may konting decoration. Ayan. Titikman ni Inday! Ayan. Madudurog pa po ang ating manok. Yan kasi ang gusto niya eh, Lola. At ng amo. Ayan. Lit-litan pa. Tikman natin. Ayan. Ang sarap. Sa Pilipinas, pwede po natin gawin. Pero, wala po siyang tomato paste, tomato sauce, o kamatis, pwede rin po. Parang naglugaw lang po tayo, pero ang gamit natin is healthy oatmeal. Diba? So mga kabayan, i-prepare na po natin ang ating nilutong makgruva. Wait lang. Ayan. Parang lugaw lang po, di ba? Mainit, mag-ingat-ingat po. Ayan, mainit-init pa, i-serve natin. So, ayan po ang ating tinatawag dito sa Qatar na makgruva. Ihain na po natin sa ating amo at gutom na sila. Ayan. So, sa muling pagkikita po!